Tax reform, federalismo, pagbabalik ng death penalty. Ilan lamang po yan sa mga panukalang isinulong ni Pangulong Duterte na maipasa ng Kongreso sa kanyang unang taon sa pwesto. Ang kinahinap na ng mga yan, alamin sa special report na ito, hatid ni Ian Cruz. Noong isang taon, maraming hiningi ang Pangulo sa Kongreso, kabilang ang pag-amyenda sa mga batas kaugnay sa terorismo, mga reforma sa buwis at passport law. Ahensya para sa mga OFW, pagpapalakas sa witness at whistleblower protection program, emergency powers contra traffic, ang Bangsamoro Basic Law o BBL at paglipat sa sistemang federalismo na makakailangan ng pagbabago sa konstitusyon. The passage of these bills, which are listed among the priorities, will help him a lot in his popularity scoring. This will back up his promises. The people should be able to realize many of those promises that he made in the last SONA and the last election are now being realized. Pero sa mga panukala, isa pa lang ang pumasa sa Kongreso. Hinihintay na lang ang pirma ni Pangulong Duterte para tuluyang maisabatas ang pag-amyenda sa 1996 Passport Law na nagpapahaba sa validity ng passports mula 5 taon hanggang 10 taon. 8 naman ang pasado na sa second o third reading sa Senado o sa Kamara. Ang iba nasa iba't ibang komite pa. May mga areas talaga na mas ramdam ng mga tao, mas kinakailangan, like addressing transportation, traffic, and then of course employment, rather than yung ibang priority lang niya, like constitutional change. Masasabi natin na may kombinasyon ng gusto ng mga tao, demands ng mga tao. Sa kabuuan, 55 panukala ang nasa legislative agenda ng Pangulo. Pero isa lang dito ang kanyang nasertipikahan bilang urgent, ang Tax Reform and Acceleration and Inclusion Bill na naglalayong pababain ang corporate at personal income tax. Kamakailan, sinabi rin ni Duterte na sesertipikahan niya ang bagong draft ng Bangsamoro Basic Law na magtatatag ng bagong Bangsamoro Region sa Mindanao. Pagaman di nabanggit sa kanyang unang SONA at wala rin sa listahan ng Common Legislative Agenda, ang bukang bibig noon ng Pangulo na pagbalik ng death penalty sa bansa, pumasa na rin sa Kamara noong Marso. Ang pumasang bersyon, ipapataw lang daw sa mga kaso kaugnay sa illegal na droga. Ian Cruz, GMA News.